May info naman. Hindi siya uwi. Mm-mm. Sir, yung four suspects na po yung nag-recant na kanilang mga affidavit, your reaction? Apat na ba? Ang alam ko si Rivero lang eh. I read about ano, yung kay Rivero na tinadyakan daw si Dacal. Yun ang nabasa ko. Sino ba yun? I'm not aware, sorry ah. Antipolo, Pataguhan, Laura, plus Rivero, all of them are saying na isa raw po dun sa mga naging kondisyon dun sa kanilang pagkakasali sa WPP ay kailangan daw po ituro. Ito po si Congressman Teves. Okay. Well, kung ganun, ano, without even knowing kung anong sinasabi nila, ito po ay nagpapatunay lamang sa aming matagal nang sinasabi na nag-umpisa po noong nagreklamo yung si Hannah May. Yun ang personal na alam ko kasi magkasama po kami noon ng nagpatulong si Attorney Toby Jokno sa CHR na talagang may pananakot, panunuhol, may subornation of perjury, may witness tampering dito sa kasong ito para ituro si Congressman Teves. Kaya siguro ang tagal bago na i-file yung kaso, ano? Etong kasong pong ito, hindi pa naman ito yung kay Governor Degamo. Ito yung di umano'y 2019, yung hihiringin po ngayon sa preliminary investigation. Bagamat, ang pagkaalala ko, April 4, yung first month, yung monthsary ng pagkamatay kay Governor Degamo, sinabi na ni Secretary Remulla, 99.9% na daw solved. Noong April... noong March 31, sinabi niya, tapos na ang boxing. Pero, ang tagal bago na-file siguro, minamaniobra pa nila. At hindi pa sila sigurado sapagkat tinuturuan pa nila, tinatakot pa nila, pinipressure pa nila yung mga witnesses. Ayan, ngayon ay lumalabas po ang katotohanan. So sir, are you more confident ngayon na mapapatunayan walang sala ang client niyo dahil sa recantation ng apat, sir? And if meron pang ibang mag-recant? Well, it is hoped, ano? Kasi... at this stage, alam nyo, ang purpose naman ng preliminary investigation is to save an innocent person from the travails of a trial. At the same time, para hindi maubos ang resources ng pamahalaan na maglitis ng isang kaso na wala namang kapararakan. Ano? Kung ganito, siyempre, there is a cause for optimism na baka sa itong stage pa lang to. I'm not sure, ano? Ayoko namang maging, I do not want to second guess the preliminary investigation. I do not want to second guess the prosecutors. Di naman ako si Secretary Remulla. Pero it is hope na makitang itong lahat ng mga circumstances na ito during preliminary investigation at ma-exonerate na at this stage si Congressman Teves. Nakakabasa naman siya ng mga online ng mga reports. Ako nga mismo hindi ko alam, apat na pala. Ang alam ko lang kahapon, yung nabasa ko yung Rivero. Oo, because nag-press con sila. I did not even know na apat pa. So, well, I'm sure he's aware of the developments. I try to keep him abreast of the situation as much as I can, considering yung difficulties in communication. Pero, well, you're just hoping for the best. Kami naman we're just doing our jobs as lawyers to protect the rights and interests of our client, to uphold the rule of law, especially the presumption of innocence and the right to due process. Sir, knowing him, how do you think he's reacting to this situation? Una, isa, and then ngayon, total of four na pala yung nagbawi ng kanilang mga sinabi against him. Knowing him, I would say that he would be exhibiting some kind of guarded optimism dito sa mga pangyayaring ito. But of course, alam nyo naman na notwithstanding these recantations, ang kalaban po natin dito ay buong makinarya ng gobyerno. So, mahirap pong magsalita. Kasi pagka pinag-initan ka ng gobyerno, in my 31 years of being a defense lawyer, nakita na natin kung paano kapag kalaban mo ay ang buong pamahalaan, ay dihado ka talaga. Kay GMA, yung walang kakwenta-kwentang electoral sabotage, nakulong siya. Yung walang kakwenta-kwentang plunder, nakulong siya. Marami po tayong naranasan ganyan. Na later on, naabswelto naman. But of course, when the entire panoply of government forces are arrayed against you, mabigat po ang laban. Sir, would you know kung nasa na
Sabi ni... Aalis na daw ng Timor-Leste. Saan daw pupunta? Hindi ko alam eh. Alam ni Secretary Remulla, siya yung may blue notice, di ba, na minomonitor daw. Eh, pero hindi, may question lang ako. Pag pumunta pa siya sa Vietnam, si Kong Tevez, ang tawag sa kanya, Vietcong. Joke. Corny putik. Oo nga eh. Di mo naman lang ako pinagbigyan. Init-init dito eh. Sana man lang kahit pabalat bunga. Well, ang inability niya to come home is not only because of yung pagiging biased at partial ng DOJ at ng DILG. Ito po ay dahil na rin po sa banta sa kanyang buhay. So, as long as these circumstances persist, as long as we are getting reliable information, at reliable naman po, kita nyo ha, yung mga informant namin sinabi, tatamnan siya ng ebidensya, re-ready din siya nangyari. Sinabi ng informant namin na tatakutin yung mga witnesses ha, para ituro siya, nangyari na, ayan, nagre-recant na. So, we have no reason to doubt the accuracy of the reports that are reaching us at na meron po talagang banta sa buhay ni Congressman Tevez. Hindi ako makakomment kasi hindi ko alam yung batas doon sa Timor-Leste. Ano? Ang alam ko lang, the info that I have is sketchy na parang nag-apila yata siya. At na-acknowledge naman po yan ni Kuya Boying. Sir, ang malina po, wala sa usapan, wala pa rin po sa plano ang pag-uwi anytime. Wala pa. Ngayon yata merong session yung ano, no? Yung Committee on Ethics. So, ewan ko kung ano mangyayari. At anyone are we expecting sa preliminary investigation? Well, ngayon po ay magsusumiti kami ng motion to dismiss as allowed by the Manual for Prosecutors ng National Prosecution Service. Yun po ang aming gagawin at pinapoint out po namin na ayon po sa mga ebidensyang sinumite dito sa 2019 na alleged murders ay isang tao po lamang ang nagtuturo kay Congressman Tevez, yung si Obro. Ha? At alam nyo po, may prinsipyo po sa ating batas at ang mga desisyon ng ating Korte Suprema that pag isang tao lang ang nagturo, eh hindi po binding yun. A confession only binds the confessor. At meron pong prinsipyo yung res inter alios acta. Kasi the easiest thing to do in the world ay magturo. Halimbawa ako, may pinatay ako, nahuli ako, pwede kong ituro itong si Attorney Santiago, eh pinapatay po niya eh. Siya nag-uto sa akin. But without corroboration, eh hindi po kapanipaniwala yun. Kasi andali po magturo para lang ako maging nasa ilalim ng witness protection at mailabas sa reklamo. Itong si Obro, na testigos, lone witness, umamin siya na siya ay lookout sa mga pagpatay, siya ay naging driver, eh dapat i-charge din siya for these crimes. Kasi umamin na siya na siya ay gumawa ng salang pagpatay. So bakit hindi siya chinacharge? Sir, kailan mo nakausap si Kuan? 2 days ago. Ini-inform ko sa kanya yung Kuan. Humingi ako ng instructions tungkol lamang dun sa Kuan, yung sa Committee on Ethics. Yung ang session nga ata today, no? Today ba? Afternoon? Anong instructions na doon? He asked me to draft a letter. Kaya lang, unfortunately, kanina pa nga may nagtatanong, I'm not authorized to divulge yung contents ng letter. Pasensya na po. Kasi yung unang letter, sinabi niya, pwede ko namang ipamudmod. Ito po, wala akong instruction. So, I assume na hindi pa ako pinapahintulutan. Sir, pero hindi po sinasabi ni Kong Tevez sa inyo kung nasan po siya pa rin. Hindi na ako nagtatanong eh. Parang don't ask, don't tell. Ganun na lang. Out of respect for him and also in fealty to the principle of lawyer-client privilege or confidentiality. Sir, bukod dun sa hindi makorroborate po yung statements, ano pa po yung ibang grounds natin dun sa motion? Basically, that's it. Kasi ang dami na pong decided case. Alam niya niya, no? Nandiyo ba si Mike? Si Attorney Mike? Alam niya yon yung Awingan versus Tamargo. That is the leading case there na pagkaisa lang ang nagsasabi. At conspiracy. At yung existence ng conspiracy cannot be independently established outside of the confession of one of the alleged co-conspirators ay mahina pong kaso yon. Even at the preliminary investigation stage. Sir,
So sana, I hope na hindi maimpluwensyahan yung mga prosecutors natin, yung mga pronouncements na paulit-ulit na sinasabi ni Kuya Boying na guilty na agad si Congressman Tevez. I still have faith DOJ is made up of prosecutors who are career officers, and I hope that they will prove faithful to their duty to dispense justice without fear or favor. Hey, thank you. Maraming salamat. Daghang salamat.